Good morning, guys. This is Kuya Elgin. And now, I joined in a tournament from Gods Unchained. This was a immutable sponsored tournament, and it has a $500 prize pool sponsored by Immutable, as you can see. It will occur on August 23, September 10. But I am a free-to-play player, but this is a good experience for us if we join tournaments like this, because there's so much to learn from this game. And I think as a free-to-play player, if you have luck on your side, then you can win. So the format of this tournament is about, as you can see, a round of 256 players. Let's check the participants. It's only 135 as of now, so you can still participate in this one. So there's nothing to lose here, guys. So you can join in, and I'll send the link in the description, so you can join, guys. And also, if you have nothing to do on these dates, you can participate and learn so much from the game. And aside from that, the prize pool is $175, as you can see, first to 8. Yeah, so the rules is on Highlander format. So the deck that we will going to build for now is for this format, Highlander format. What is that? And you can only have one copy of each card on your deck, so no double cards, for no double Demigorgons, no double OP cards. So I think this will even out our playing field. And this is more good for free to play players, because the death deck won't have infinite sleep, and he will insert other aspects of the of his play on the deck, not the infinite sleep. So let's go for a deck that's suitable for this. If we do good, as you can see, we're solar gold. If we do good against good players from this deck, then I think we might have a chance to win, not the grand finals. I think that's so tough to win the tournament, but you can win at least maybe 8 if you're lucky enough. If you're the luckiest person, you can but maybe you will shoot for this one, or of course we shoot for the first prize, but that's so tough to do. So I think in the format also, if you win with one god, and you have to change your god to the next game, best of 3, and you can you will win by 2 different gods. So our first deck for today, that in Highlander format, is you can choose your forte or your best deck. I think Light will be a better choice for us for one card each, because Light has so much utility. And I think in a very fast game mode that we will do, I think this has a better chance to win. So let's go for this one. So as you can see, you can't go for two of this blind martyr, only one, because of the Highlander format. And I'm thinking about the god power that we will use. We can use the heal, and maybe the
the chosen one. I'm thinking, I'm weighing that as of now, but I think the heel will benefit us more. Yes, because of the health that we will have in this. We only choose 1, 2, 3, 4 cards, mana 1, 2, 3, 4 cards for this one, and so we go for the card shark. Only one, as you can see, only one. We can trap her. This will be very fast, guys. Fast game. We will shoot for the fast game. Give one. We will go for the utility. Go smarter there because of that the 3 damage and the burn aspect of that. So this shield bearer always good. This one's very good also, volatile imp. As you can see, I'll use only one card for each. So Data Vanguard, Arts Woman. We'll go for the fast game, so Tribal Spirit. This we'll go for the stats heavy lineup. So okay, with our utility like that, Torch Bear. This won't okay. It's but it's super slow. Torch Bear is super slow. So we won't have that. Halloween Knot, Sacred Creature's Health 2. If you choose a friendly creature, it gives us 2 instead. You can use this in the tanks. So we will go get one. Pacifism removes sleep from all friendly creatures with strength 4 or more has. This has a late game potential, but I think I'll go for the Chalice Priest. The Chalice Priest, as you can see, set the creature strength to 2. If you have a one strength like this Infernal Foot Soldier, as you can see, it has 1 strength. And if you use Chalice Priest on that Infernal Foot Soldier will have 2 strength, because it will set the creature strength to 2. So that's a plus for us. So but we'll go for this one. Give one health, battle hero, friendly creatures, draw card. Okay. The battlement Illuminari, devoted follower, always good. And Baltazar, this is situational, but we will have this one for now. And as you can see, if we go for the one health, this is very tough to kill Baltazar. If he had another strength inside, so we will go for the bopper cards. As you can see, Trial Spirit, Tribal Orc. If you have 2 creatures, plus 1 strength. Then the utility, the burn damage. The hog is always good, and the Vanguard's Axe Woman. As you can see, the Blitz, the Ward, the burn, the removal of the the card shark with the front line. As you can see, all utility, and okay, Fire Hatchling. Eager Noble One, very good card for a fast deck. And the Felid Janissary, 1-1. Viking, yes, of course. Aging Veteran, Panacean Messenger, always good. Heal friend creature for 1. And Skeleton Heavy, and of course. So Light Levy, this is a typical one that you can always rely on the Light Levy. Bright Mage, because of the ward, as you can see, 1, 2, 3, 4. This is a fast deck. And Holy Enchanter, 2 strength, 2 health for each creature. This is very good because if your creatures is on the deck and you have a wide deck already, just put it down and it will do its work. And Regent Spirit, very good. It will heal a random character, also your god. It can also heal your god. And I think I go for the Town's Guardian. And Town's Guardian for the added buff. As you can see, you can use Wetlands Ogre, but if you use the Town, it's also, as you can see, 4-5 Wetlands Ogre. Town's Guardian is 3-4, but 1 plus 1 plus 1 is also 4-5. But
if you use this on the ano, other creatures that on the boards already, it's like transferring the stats, the 1-1 stats. On the, so it's good. I think it's good. So also the traveling bard may be good use for us, but it is we can exchange for one. But I think we have a good lineup for this. So we will test ride this deck Highlander format for the lights. So we'll use heal for the our god power. So let's go. So let's test run this Highlander format. If we do good against good players, I think we have a chance. We will have a good run on the tournament. I think the fast game is the only way for us to win because of the deck composition of free to play players is not that great. And so cool, walala. Let's go against Golalala. We can go for the heal or the chosen vision, but I think chosen vision. This will give us a late game potential because of the lights, the chosen one. Okay, chosen one. Okay. Justice is my shield. I cannot. This is the one. Today. You face judgment. And our deck is only suitable for 1-2 mana. So time to act. Okay, volatile imp. Very good. You can consider this volatile imp 3 damage creature. It will deal damage to a random creature. Okay, he'll eliminate that one, and so good. Now we foot 2. He doesn't have any axe woman yet, so he can kill this one. But if he had a roar damage creature, he can surely kill that one. But I think we're on the lead, a great lead right now. The only problem for him is the okay. So I will ignore this one because we have a Light's Levy. Okay, I forgot about the Light's Levy. So this is I think we win against this. This is a very fast game, and light player don't have board wipe potential, only the purification filter. But as you can see, it is on 6 mana, and then purification filter will just kill 3 strength creatures, and we don't have that one. So we'll go for maybe I'll sack another creature so that Town's Guardian will do. Let's see. I'll suck this one and go for display. I'll go for this one. I can't do that. I'll go for this one. I didn't choose this, so I can sacrifice this if I had to. I think in the next round we have Beetle, and that's the strength of this lineup, guys. So and see, we have only one card each, and our enemy just consider his loss. He just accepted it and played the Black Trophy. So that's a very fast game, guys. As you can see, the strength of the
lineup is very fast. The face, we win for a very if we go wide early and we have warded creatures, then it's all good from there. And that's super fast, as you can see, and our play is super strong. So that's the Highlander format, and we just won against I think it's just a free to play player. But if I'm in Auric Gold and I don't have any data on the Mystic players, and the players that we will about to face in the tournament is the Mystic players, but this is a good data to have. And the pace of the lineup and the pace of our cards is very good, so that is the design. You win fast, but if you go for the late, I think we will lose heavily. But the chosen one will have a late game potential for that one. So again, this is for the English language, and then I will switch to Tagalog in our next game. So for our native language, okay. Let's go for another one. So ito na, mga dre, let's go. Yung Highlander format tayo ngayon. Ang nuuna, pinag-isipan ko yung heal tsaka yung chosen one, kung ano yung parang pipiliin ko doon sa dalawang. Pero nung na-testing ko kasi yung una sa heal, okay naman, wala namang problema. Pero parang inabot tayo ng 9 rounds doon sa isa nating kalaban. Lamang tayo sa doon sa parang palitan. Ang problema, wala na akong naubusan na yung gas tank natin, kasi ang board natin is 1 2 3 4, more on 1 2. Tapos konti lang sa 3 4. Pero yun ang nangyari. Yun ang nangyari doon sa Kung may chosen vision tayo, mas lamang tayo doon, kasi meron tayong late game potential dito sa chosen vision. Kaya yun ang parang naisip ko lang, kung sakali na Highlander format kasi yung every one card each lang. Kaya ito, tanggalin natin siya. Hatchling, very good. Anti-rush. Tapos, pwede to, wag muna to. Kasi mamaya na yan. Ayan na to, very good na to. Very good. Best of luck. Today. Check natin kung anong play ng kalaban. Nature against nature. Okay. Ito, ang gagawin natin, ito meron tayong pang assassinate dyan. Kaya, ang gagawin natin, ito na lang dalawa. Card Shark, tsaka ito. Gagawin niya kasi, atake yan eh. Pero, mag-heal uli yan. Kaya parang ito yung ito yung sagot natin sa kanya. Yung ghost murder natin. At least ma-eliminate natin 'yan. Check natin kung ano pa yung isang okay, Pyrrhic. Ito, wag niyo atakin 'to, mga dre. Pwede nito patayin ko o pwede ito. Pero parang mas okay 'to. Kasi alam ko naman yung play niya 'to eh. Alam ko kung paano talunin 'yan. Ngayon, bagsak natin 'tong boar. Ayun, eliminate natin 'tong isa. Kasi 3 damage 'yan. Ito ang parang technique dito, mga dre. Yung may mga burn, huwag nyo atakin yun. Pagka inatake nyo kasi parang nagiging 3 yung damage nun. Halimbawa ito, inatake ko siya. Inatake ko siya ngayon. Makakatira pa yan. Tapos yung burn niya, mag-e-effect lang. Mag-e-effect lang yan pag umatake siya. Pagka yung sa turn na niya, end of turn niya. Kaya parang kung inatake siya, makakapalag pa siya. Hindi ko gagawin yun, mga drain. Kaya parang ang gagawin niya, gagawin mo, intayin mo siya atakihin. Pag inatake niya to, tapos end of turn niya, sunog na siya. So, parang 3 damage yun. Kaya parang yun ang technique daw, mga Dre. Huwag nyo atakihin yung may mga burn sa turn nyo. Di ba, kung parang insta-kill. Pwede yung insta-kill. Diba, katulad ng Ghost Mare, di atakihin mo. Di insta-kill siya. Pero, kung hindi, huwag nyo gagawin nyo. Kasi parang big mistake yun, mga Dre. Ayan, katulad niya, nakikipagpalitan lang na siya. Tingnan natin kung ano yung mga play. Okay, Forage. Okay, hindi ko na pagtuunan ng pansin yung niya, Forage. Lamang tayo dito, mga Dre, kasi past game niya sa atin eh. Parang siguro mga pag Forage yung kalaban, mga 70% chance na tayo na yung panalo. Kasi very slow lineup yun. Very slow. Tapos
ang kapangitan lang ng Forage kasi, pwedeng kagandahan ng pangit, strength niya, weaknesses kasi. Na yung kuha ng ng cards mo, hindi mo alam kung ano yung makukuha mo. Random 'yun eh. Pero pwedeng ano, kung pangit kasi yung ano, iba, parang beginner ka pa lang. Syempre wala ka pa masyadong cards. Eh di, yun ang ano, pwede yun. Pwedeng ano yun. Ito, napakaganda, wala yung card. 2 health, 2 each feature. Solid na solid yan, mali. Solid na solid. Ito, pwede kong patayin to. Ito na lang, yan na lang. Kasi ito, pwede mag-min test, pero it's all good. Yan. Yun ang play. Yun ang ano, strength at weaknesses ng ano, Forage. Mabagal yung lineup niya, tapos pagka yung ano, yung kailangan niya mag-forage na mag-forage, tapos hindi mo alam kung ano yung makukuha mong cards. Pero pag umabot siya ng late game, yun, dun siya lumalakas. Dun lumalakas ang Forage type. Ah, wow, okay. Ah, okay. So, may choices tayo dito. Pwede natin siyang patayin or pwede natin siyang ignore. Pero, ito kasi parang nakasalalay dito yung ano natin. Kung anong gagawin nito. Ito, hindi ko gagawin to, pero ano, ito, i-clear out ko to. Okay, yun ay natake niyan. Ngayon, may 1 damage. Meron pa akong ano, may gas pa yan. Pwede ko pang gamit. Ito, pag inatake ko to, mamatay ako. Patay ko. Ito naman, pag inatake ko to, ito kasi parang ano yan. Teka lang ha. I-gage natin yung ano, i-wait natin yung ano natin. Yung choices natin. Pwede ko eliminate to or pwede siyang dumamage pa ng isa. Okay. So, ano, bagsak ko muna to. Tapos bagsak ko muna to. Ngayon, hindi ko siya atakihin. Madre. Hindi ko siya atakihin. Pwedeng ito. Tapos sacrifice ko siya. Teka lang. Ito na lang, siguro. At least may matitira pa sa akin. Ito na lang. Yan siguro yung play. Yan. Kasi may matitira pa. At least, ano, atakihin pa niya yan. And tapos meron tayong ano choices dito. Siguro ito na lang frontline para makontrol ko yung board ko sino i-attackin niya. And ayan, at least ayan napapansin mo meron pa akong gas. May gas pa ako diyan. Pwede ko patayin. Pwede ito papampatay ko dito. O ito kasi may problema pa yan eh. Pero ang sa tingin ko ito gagawin niya. Kikill niya na kagad 'yan. Ito lalagay natin dito. Para ano, syempre ito yung pinaka mataas yung ano, health natin. Ngayon, ang kalakasan nito ano, mga din. Okay. Okay. Yun lang, arrow of damage, pero okay lang. Tingnan natin. Ito kung if face niya tayo. Ah, wow, okay. That's the play. Tama naman. Tama naman. Ito, pwede ko itong ano ha, mga Dre. Pwede kong i-run of strength to. Kumbaga, yung kalaban natin, hindi rin mahina. Napansin ko, medyo ano rin siya. Medyo nag-iisip din ng kuya natin. Siyempre, mga kalaban natin dito, hindi naman ano. Check, sana ko mag-at. Fuck, man. Damn. Ubus tayo doon, mga Dre. Yun ang ano. Bus tayo doon. Ngayon, pinahirapan tayo na, men. Yung Pyrek na yan. Ito na lang, Madre. Sasak yan. Pabayaan mo ng atake niya. Bago niya mabuno yan, natagal pa. Yan. Ignore na lang natin. Kasi kung ika-cancel out ko to, mga Adrian, ang gagawin ko kasi ano, mag-iipon tayo ng favor. Matagal-tagal pa yan. Pati mamatay din yan kasi may damage naman to. Ignore na lang natin yan. Yun yung play, mga Adrian. Backline kasi ito. Tapos kung ilalagyan ko itong iba. Pero ang nagpasira talaga sa atin ito, itong board. Kung sakali na wala yung board, sitting pretty tayo dito. Pero nandiyan yung board at alam mo naman na ganyan ang ginagawa nun, kaya no choice tayo. Ito, bali dalawang turn pa to, Madre. Dalawang turn pa yan. Okay, may guardian tayo. Ito, gagawin ko to.
babayin natin siya. Tapos, magki-clear na lang tayo ng board, mga dre. 1-1. Okay. Dito na lang, dito na. I-clear ko lang to. Para ano, at least ano, makaka, may isa pang round to. Ah, ito pala yung chosen na natin. Lumabas na si Tropa. Ngayon, napakalaki na ng chance natin manalo dito. Lumabas na pala si Tropa. Ito si Tropang, ano, Tropang Chosen One. I-face na lang natin, i-face. May tank tayo. Ito, abot pati ng Megas pati. Abot pa yan ng mga 2 turns. Parang hindi, isa, next turn pala, ubus na yan, patay na yan. Pero napakagaling nitong si, ano, si Kalbo, mapansin mo. Parang ano siya, yung ano, take one for the team. Parang team player yan. Nilagyan natin siya ng ano. No, nilagyan natin ng Roll of Strike, team player yan. Oh, yun, nice, nice, very good. Very good. Wala na yan eh, kasi ano, magiging 2 damage lang yan. Parang ano, parang... Gagawin natin, dalawang phase na lang. Ayan. Pasok naman yan, bro. Ayan. Pasok. Tapos, set the creatures to health. If you choose the friendly creature, give it a +2. Kaya yun ang gagawin natin. Ayan. Tapos lalakas pa yung process na front lane natin. Kaya parang ano, parang halos wala na siyang magagawa dito, madre. Pwede, ang gagawin ko, pwede ko i-wipe to. Kasi papatayin niya to. Pwede kong gawin to, mga dreta. Fairy face. Tapos, pagka yung... Okay. Pwede ako mag-draw a card or eto na lang. Eto na lang, mga dre. Check natin. Para ano, at least may damage na tayo. Tapos, 7. Compute natin, mga dre. 7, tas next round. Ayan, 7. Next round, may lethal na tayo. Ayan. Kahit anong gawin kasi ng kalaban... kung wala siyang dahan, yun ang ano niya eh. Kung may dahan siya, sa tingin ko makakapalag pa siya. Pero pagka wala, medyo ano tayo doon, medyo tagilid. Pero yan, confused region frontline, okay. That's the play. Palalakasin natin tong ano, frontline natin. Si Kuya Perkan. Okay. Chichipsi-chipsi lang natin. Okay. Ayan. Ito, yung strength ng lineup natin, mapansin mo, mga dre, ha? Highlander yung sa atin. Highlander to. Hindi to parang ano, yung may play na dalawa-dalawa sa isang ano card. Tapos, pumapalag pa rin. Ang ano lang natin dito, mga dre, kasi ito, mapansin mo, ito, Bayante. Ibig sabihin na itong kalaban natin, hindi yung play-to-play. Bayad yan, ano, binibili yan, hindi yan, ano, kaya parang, dense fog, okay, magiging confused yata lahat, okay, dense fog, mapansin mo, palag-palag din tayo dyan, yan, hindi, welcome pag, okay, ito, yung nation bull, binibili yan, kaya parang, mapansin mo yung lineup natin, palag-palag yan, mga dre, kaya ito yung parang, ano, isang strength na parang tuturo natin dito sa channel natin na parang, free to play ka, pero hindi completely, ano, yung kalaban natin hindi completely na, ano siya, yung parang mabayad lahat ng cards niya. Pero nakita mo, napalag pa rin tayo. Kaya, yun ang parang maganda sa channel natin, mga dre, parang ino-open natin yung door dun sa mga free to play players. Hindi naman ibig sabihin na parang, ano, kasi lagi naman tayong dehado. Pero, kung ako kasi, hima kung may pera ako, bibili naman talaga ako. Ang problema, wala din akong pera. Kaya ito lang yung parang choice na ano, kasi ganun tayo mga Pinoy, parang ano nangyayari, parang pinagkakasya natin kung inaan dyan. Tapos parang doon sa ginagawa natin, mas nakakapag-adapt tayo ng ano, mas okay din sa parang situation na meron tayo. Tapos na-utilize natin lahat ng ano, weapons natin. Kaya ito mga dre, ito Highlander format sa ano, sa Highlander format ni Kuya Elgin. Free-to-play deck. Napakabilis ng laro, Highlander, lagyan natin pangalan, Highlander Light, Kuya Elgin. Hindi abot, ayan. Highlander Light, ayan. Ni Kuya Elgin. Kaya ito, siguro ito yung isa sa pwede kong gamitin.
marami pa ako naisip na parang sa different gods, kasi dapat kasi makadalawa kayo, dalawang god. Dalawang different god para manalo ka doon sa tournament na. Kaya ito yung parang naisip ko na isa na isa sa pinakamalakas na parang naisip ko lang, madre. Lagi lang tayong early game, yun ano. Isa pa na ano ko, pwedeng nature din, kaso yung nature kasi dumidepende doon sa parang confuse. Kung pumasok ng pumasok yung mga tira mo, lamang ka. Pero pagka hindi, medyo dehado ka. Kaya yun lang yung parang nakita natin dito. Yun din yung pinakita natin dito, makita mo yung sa porridge, hindi natin pwedeng gamitin yung god power na porridge against dun sa parang mga early gamers. Kaya ito, mga dre, ito ulit si Kuya Elgin para sa free-to-play deck ulit natin. Yung channel natin, puro free-to-play lang na ang gagawin ni Kuya Elgin. In the future, bibili rin ako ng mga cards. Para syempre ano, mas maganda yung parang pumapalit tayo doon sa mga mythic, kasi hindi mas madaling ano, mas malaki yung price pag yung parang ano, mas marami kang panalo. Pero ang yung method natin ibabagay lang natin doon sa mga free to play, parang yun lang, para matulungan ko lang yung mga kasama natin na ano, na parang wala pang pera ngayon. Yun lang, kasi mahirap talaga kapag dito sa Pilipinas, mahirap talaga ang pera doon sa iba, pero ilang, pag hindi ka madiskarte, mahirap. Pero at least matutulungan natin yung mga kababayan natin na na parang wala pang pera na pang-invest. Kaya yan, salamat mga dre. Subscribe lang sa channel natin. At marami pang gagawin si Kuya LG na parang makatulong sa atin sa mga tropa natin dyan na free-to-play. Kaya salamat mga dre. Kahit hindi free-to-play, makakakuha din ng tip dito. At least kasi sa'yo ko, parang palitan lang tayo idea. Malay mo, may matutunan kayo doon sa ano natin. Mas maganda incorporate to sa lineup ng mga kahit budget deck or kahit hindi mga budget deck. Parang ganun. Idea lang, mga dre. Kaya salamat mga dre. Subscribe lang sa channel natin. Click yung notification. Tapos, good luck. Have fun. At enjoy lang lagi, mga dre. Salamat.